Hello everybody! Welcome back to my YouTube channel. If you're new here, my name is Catlea Bonifacio, based in UAE, an ex-flight attendant turned Darna ng Tahanan. So for today's vlog, nandito po tayo sa HaloHalo restaurant para po sa napaka-espesyal na event na pinangungunahan ni celebrity chef JP Anglo. Sobrang excited ko na po kasi first time ko lang po makakatikim ng mga luto niya. So, please, samahan niyo po ako sa buong vlog na to at sabay-sabay po nating tangkilikin ang sariling atin. So yan, for appetizer, they have lechon manok skewers. Kita nyo ba? Ayan. Let's try it. Sarap, kakaiba yung lasa. Pag kinakagat ko siya, lasang-lasa ko talaga yung lasa ng coconut. Sobrang sarap. And then next, ang tawag po nila dito is sinigang na dilis. Diba? First time ko lang po makakatikim ng sinigang na dilis. So, let's try it. Grabe, yung amoy niya sobrang bango. Let me try it. Wow. Diba usually po yung dilis is maalat? Ito pong dilis na to, since sinigang nga siya, naghahalo po yung lasa ng asim sa alat. So, ito po yung tipo ng dilis na hindi nyo na po kailangan ng suka. Sarap. Chef JP Anglo, grabe, saludo po ako sa inyo. Sobrang sarap. Ito pa lang, nasa appetizer pa lang ako. Kakaiba po ito. Palabok negra. So, ayan. Kita nyo. Yan siya. Let's try. Squid ink yan. Kaya po tinawag na palabok negra. So, papakita ko po sa inyo. Ayan siya. Nakikita nyo po ba? Yan. Okay. Okay, so let's try it. Yan, haluin ko lang po siya ng konti para talagang maghalo-halo yung lasa niya. Tingnan po natin kung kalasa po siya ng typical na palabok. So ayan, unang suhok. Sobrang curious ko dito. Kakaiba siya, pero nandun pa rin po yung lasa ng palabok niya. Plus, nalalasahan ko rin po yung flavor ng pusit andoon. Mamaya pa i-rate ko kung ano ang pinaka nagustuhan ko sa lahat po ng kinain ko. Pero so far, hindi pa po ako makadecide kasi parang ang sarap nilang lahat. So now guys, this is tortang talong salad with grilled halloumi cheese and
talangka. So yung nakikita nyong orange dyan is talangka. And this is the grilled halloumi cheese. Ayan, o diba? Ibang level na talong. So tikman po natin. So let's try. Wow. Speechless. Wala po akong masabi, hindi ko po ma-describe. Pero yung lasa po ng tortang talong, nandoon pa rin, pero with a twist. Wow. Ang sarap po niya. Grabe. Chef Japes, saludo po talaga ako sa inyo. Ang sarap. Ang galing, ang talino, sobra. Parang paano niyo po naiisip yung ganito, di ba? Yung mga ganitong ideas, kakaiba. First time ko lang po talaga makapikim ng yan, tortang talong with halloumi cheese and talangka. First time ko rin po makatikim ng sinigang na dilis and sobrang sarap, grabe. So guys, hello! Napagbigyan po tayo ng one and only celebrity chef, JP Anglo! So, chef, magandang gabi po. It's an honor to meet you in person. Thank you. Grabe, dito pa po pala talaga kita sa Dubai maminit. Akala ko talaga sa Manila, pero nandito po siya ngayon. Hindi ako makapaniwala. So, chef, pwede po ba thank you so much, Chef. Alam ko po, busy kayo. Thank you so much at pinagbigyan niyo po ako. And God bless you, Chef. Thank you. Congrats po talaga sa napaka-successful na event na to. First day pa lang, pero talagang nakikita ko kung gaano ka-successful. Thank you so much. Finally, ito na po ang main course. Pangalan po nito is crispy beef tajang with sweet pandan soy. Ayan, diba? Kita nyo ba? So, let's try it. And, syempre, rice is life. May kasama yung garlic rice. So, ayan. Let's start. Hindi ko ma-explain kung anong mga ingredients nito, pero sobrang sarap. And ayan nga, pag kinagat mo siya, malambot na may pagka-crispy. Sobrang sarap. Ngayon, i-try po natin with the sausawan. Hindi ko po alam kung anong sausawan to, but I will try. Ang sarap ng suka. Grabe. Ramdam na ramdam mo yung asim niya. Siyempre, sasabayan po natin ng rice is life. Perfect. Achara. Sulit na sulit po ito. Gustong-gusto ko po yung lasa ng suka. Sarap. Now, let's try the inihaw na hipon with binagoong nagata. Sobrang lasang-lasa ko yung sarsa.
ng bagoong with gata. Grabe. Yung flavor niya kompleto. So, eto na. Nandito na po tayo sa pinaka-paborito kong parte ng aking meal, which is the dessert. Yan, nakikita niyo po ba? Yan, ang tawag po sa kanya is mango pie. Try na po natin. So, ayan. Eto siya. Ice cream. Wow! Wow! Lasang-lasa ko yung mangga niya. Tatay Jay, kahain na lang kita. Grabe, sobrang sarap. So, yung mahahaba po na nakikita nyo yan ay yung dried mangoes na caramelized. So, yan. Sarap! So, now, let's try the ito pong yan, crispy pastry. Kakaiba to. Texture nito is may pagka crispy na malambot. Sarap ng mango pie na to. So, ayan. Ito po yung mango pie niya. Kakaiba. Ina-expect ko po kasi mango pie, siguro kalasa po ng yung mango pie po sa Jollibee. Pero ito, ibang klase. Ayan, medyo flaky po siya. May kita niyo, ayan. Medyo flaky yung texture niya. Ang sarap, grabe. The best. The best. So, kakain po muna ako. Later na po tayo magkita-kita. I-update ko po kayo kung ano po yung mga, for me, the best sa mga nakain ko po. Ayan na nga, kagabi, hindi na po ako nakapag-rate. Pasensya na. Kasi po, almost 9 o'clock na natapos ang event. At pag-uwi ko, sobrang antok na antok po ako sa kabusugan at natulog po ako ng nakangiti. So, as promised, i-rate ko po sa inyo lahat ng mga nakain ko sa menu. But first, let's have coffee kasi kakagising ko lang. Iinom po muna ako, isang sip lang. Nandito nga po pala ako sa balcony namin. Dito po talaga ako nagkakape sa morning at sobrang tirik na ng araw. So, pasensya na po kung ako po ay mag-shades muna. So, ayan na nga po. As promised, hindi ko na po patatagalin. Ang rate na ibibigay ko po sa lahat po ng mga nakain ko sa luto ni Chef JP last night. So, eto na nga from appetizer. Lechon manok skewers with achara gata sauce, coconut garlic sauce. So, ayan na nga ang masasabi ko dyan sa lechon manok na yan. Sobrang tender niya. Ang lambot pagkagat mo. Kagabi sabi ko, coconut, di ba? Yung white doon is coconut. So, ito pala ay coconut garlic sauce. Kaya naman po sabi ko parang may kakaiba dito sa coconut sauce na to. Yung pala is, that is coconut garlic sauce. Hindi nyo po na itatanong, ako po talaga mahilig sa garlic sauce. Lahat po talaga ng pagkain dito, Arabic food, shawarma, mixed grill, grilled chicken, lahat po yan sinasawsaw ko sa garlic sauce. Pero yung coconut garlic sauce ni chef, sobrang kakaiba. To the highest level ang lasa niya, na parang pagkasumayad sa dila mo is makakalimutan mo na ito pala ay garlic sauce. Grabe, ang sarap. Kaya naman kagabi, parang ako nawawala sa sarili ko sa bawat nguya, sa bawat tikim ko ng pagkain niya. Medyo nalulos ako sa sobrang sarap. So next is sinigang crispy dillies. Ayan, sobrang curious po ako dyan. Nabasa ko yan kagabi sa menu. Nung dumating siya, inisip ko, ano kaya yung lasa nun? May sabaw. Kasi ini-expect natin may sabaw kasi nga sinigang. Yung pala, fried dillies pa rin siya. With a twist of sinigang. Ito po yung tipo ng
crispy dilis na hindi nyo na po kakailanganin ng suka dahil hindi po siya maalat. Dahil nga po nararamdaman nyo pa rin yung lasa ng sinigang. So, ang sarap. Marirate ko po yan yung lechon manok saka yung sinigang crispy dilis na 10. Ayan. Huwag nyo po sabihin na bias ako pero yan po talaga ang sabi sa akin ng taste buds ko. So, next is the tortang talong salad with grilled halloumi cheese and talangka. Ito po talaga ang masasabi ko na pinaka-paborito ko sa mga nauna dahil talagang ang sarap niya, ibang klase, ibang level na tortang talong. This is not just your ordinary tortang talong, guys. Talagang ito po ay, sabi ko nga, nag-comment nga ako sa IG ni Chef, sabi ko, I had the best tortang talong of my life last night. Kasi totoo naman, grabe. Hindi ko na po masyadong i-elaborate kung ano po ang lasa, pero kakaiba siya. Ang masasabi ko dyan is 10. Ayan, yan ang rate ko dyan sa tortang talong, 10. And then, the main course, which is the crispy beef tajang with sweet pandan soy. So tayo po mga Pinoy, mahilig po talaga tayo sa manamis-namis na luto, 'di ba? Yan po talaga ang favorite natin. Yun po ang naramdaman ko sa pagkain na ito. Naramdaman ko po ang lutong Pinoy. Pag slice ko po sa kanya, unang kagat, talagang naramdaman ko agad yung crispiness niya. Masarap siya. And pinaka-best doon is yung sausawan. Doon po talaga ako nag-enjoy. Mahilig po talaga ako sa suka. And yung asim ng sausawan is talagang ibang level. Inihaw na hipon with binagoong gata ni Chef. Ibang level. So naisip ko nga siguro kaya Sarsa yung pangalan ng restaurant niya. Dahil expertise siguro ni Chef ang Sarsa. Kasi etong Sarsa niya is Sarsa pa lang ulam na. Yung tipong pag nilagay mo sa kanin is hindi mo nahanapin kung ano pang pwedeng ilagay. Yung pa lang pwede nyo nang ulamin. So, marirate ko po siyang 9. And then, last, but not the least, my most favorite part of my meal is the dessert. So, nung nabasa ko sa menu, it's mango pie. Nung dumating siya, iniisip ko, okay, mango pie siguro parang Jollibee. Yun agad ang unang pumasok sa isip ko. Tapos, doon nakita ko siya, okay, una ko tinira yung ice cream. Yung ice cream is mango flavor and then may mga strips siya sa ibabaw. Sabi ko, siguro, ano kayang klase mango yun? Nung tinikmang ko siya, dried mangoes, pero caramelized siya. Hindi ko alam na possible po pala gawin yun na pwede niyong i-combine yung dried mango sa ice cream. Ang sarap, yung kunat ng dried mangoes is nagbiblend dun sa lasa ng ice cream na pag sinubo nyo is magme-melt yung ice cream habang, di ba, yung dried mangoes is nilalasap-lasap nyo yung flavor. Ang sarap. So, ayan, next kong tinry is the, syempre, ano pa nga ba yung mango pie, di ba? Nung una kong pagkagat sa kanya, yung flakiness niya, ramdam na ramdam ko, pero yung lambot is grabe. It melts in your mouth. Yun lang masasabi ko. Talagang naubos ko po siya na parang gusto ko pang humingi ng extra kung pwede nga lang sana. Ang sarap niya. So, ang masasabi ko lang, it's really worth that try. Habang nandito po si Chef, mga kabayan po dito sa UAE, grab the chance. Ililink ko po dyan, ilalagay ko po dyan yung Instagram page po ng HaloHalo Restaurant and Edge Creekside Hotel. Para po, magpabook na kayo at huwag na po kayo magpatumpik-tumpik pa. Sabay-sabay po natin tangkilikin ang sariling atin. Gusto ko lang din po pala ibigay yung credit din sa Edge Creekside Hotel, HaloHalo Restaurant, para po sa napaka-successful na event na to. First day pa lang po, lahat na sunod. Yung hospitality po, ibang level. And lahat po talaga ng staff naka-smile habang nagsiserve. And yung mga managers doon na nakikita ko, nagro-roam around sila just to check is everybody is comfortable. Ito ang pinaka-importante. Nakita ko po na talagang finalo nila ang safety protocol. Ramdam na ramdam nyo po ang social distancing. And yung mga tao po, every time na umaalis sila sa table nila, nagsusuot po talaga sila ng mask and the only time na magtatanggal sila saglit is just, you know, to click photo and then ibabalik na nila agad. Kaya talagang kudos po sa inyo.
So, ito po pala ang message ko kay Chef JP Anglo. Maraming maraming salamat po sa pagluluto nyo po sa amin. And thank you so much for making us Pinoy proud. Ang naramdaman ko po talaga kagabi is ako po ay bisita nyo sa inyong tahanan na ipinagluto. Grabe po yung hospitality na pinakita nyo ng wife mo, na very supportive, na nag-o-observe lang ako kagabi, pero sabi ko nakakatuwa, nakaka-inspire po kayong mag-asawa. Grabe po ang teamwork nyo dalawa. So I think kailangan ko din yan i-mention, kasi talaga namang ano, nakita ko talaga yung sincerity last night. For me, bilang bagong content creator, nakaka-start lang last month, medyo nahihiya pa po ako. Pero kagabi, hindi ko po naramdaman yun. Kasi naramdaman ko po kagabi na ako ay bisita sa inyong tahanan. So, ayun lang po. Maraming maraming salamat. And God bless you. To all my viewers, mga ka-Darna, ang masasabi lang po ng Darna ng tahanan, always remember that we are all amazing and beautiful in our own ways. Sana po na-enjoy nyo po itong video na to. God bless you all po. Bye!